Hello, magandang umaga, panibagong araw at magandang buhay. Check-in kami ngayon dahil flight ulit namin pa Mindanao after 15 days namin na stay dito sa Manila. Nag-stay lang pala kami dito sa Manila dahil may kailangan kaming i-process ng mga dokument. So ngayon ay tapos na kami mag-check-in at nag-aantay na lang kami ng aming flight. So ang daming tao dito na nakaupo dahil hinihintay nila ang kanilang flight. So ngayon ay oras na ng aming flight at ngayon ay papasok na kami sa aming sinasakyan na aeroplano. Habang papasok kami ay napapansin ko sobrang bagal ng pagpasok namin. At sabi ko, nangangalay na ako sa kakatayo ko dahil sa sobrang bigat ng aking binubuhat at may bag pa akong dinadala. At napansin ko nga ay na-stranded na yung nasa unahan namin, kaya pala ay hinihintay yung pag-upo ng nasa loob habang papasok naman yung nasa ulihan. At napansin ko na rin yung mga bag doon sa dulo. At yan pala yung mga bagay ng isang eroplano na pinapasok ng mga tao dyan sa baba ng eroplano. At finally, nakapasok na rin kami. At ngayon ay unti-unti na naglalakad ang aming sinakyan papunta sa direction kung saan siya mag-start maglipad. At ang hinahin niya ng pagtakbo niya kasi meron din naman sa unahan namin na Saudi Airlines na lilipad din. So ayan, pagkatapos niya Saudi Airlines lilipad ay yung sinakyan na naman namin ang susunod na lilipad. So ayan, hintayin natin na makalipad yan. At yun, meron din naman sa likod namin na Japan Airlines na lilipad din yan after namin makalipad. Kaya sunod-sunod ang naglilipad siya. And kasi dyan sila at meron din Japan Airlines sa likod na maglilipad din yan sunod sa Air Asia na airline na sinakyan namin. Unti-unti nang lumalakad ang sinakyan namin at siguro mag-start na yan siya maglipad. At ang bilis po niyan ng takbo. Mamaya yan, nasa taas na kami. At yun. Nakita ko pala ang langit na sobrang dilim. Siguro uulan siguro sa araw na ito. Pero okay naman kasi nasa taas na kami. At hindi mo, at nasa loob ka rin ng eroplano. At hindi mo rin yan nararamdaman na may ulan. So ayan pala, sobrang bilis ng takbo ng eroplano na yan kasi unti-unti na yan, nasa taas na kami. So ayan, makikita nyo ang mga building, mga bahay, mall, at iba't ibang uri ng mga building. At makita mo rin ang dagat at dyan na kami sa ibabaw ng dagat. Sabi ko, parang tayong ibon kanina nasa Manila lang, mamaya nasa Davao na kami. After 1 hour and 57 minutes, ayan, lalapag na po kami sa Davao International Airport. Unti-unti na po kami nakakababa at yan, sobrang saya ko at sarap sa pakiramdam. Unti-unti ko nang makakasama at unti-unti na rin ako makakarating sa aming lugar at makakasama ko na ang aking mga kapatid. So ayan, almost nasa baba na kami at ayan, sa mga araw na yan ay sobrang saya ako. At gabi, malapit na mag-alas 6 niyan. At sabi ko, hindi po na kami tutuloy sa isulan kasi madilim na at may pangang pa kami. So nag-stay kami sa Davao ng isang gabi para kinabukasan ay susunduin kami ng aking mga kapatid.
So ayan na po, nakarating na rin kami finally. So ayan, sobrang bilis ang tumakbo. At sabi ko, ang saya-saya naman. Sana nandito sila pero malayo pa. Kailangan pa mag-travel ng ilang oras. So sabi ko, bukas na lang kayo kasi dito na lang kami matulog ng isang gabi. Time ko pala dito dumaan sa Davao. Kaya sabi ko, ganito pala yung airport dito. First time, sa totoo lang, first time ko lang magdaan dito. Finally, dumating na rin ang mga kapatid ko at dito kami nagkita sa SM Ecolab na parkingan. So ayan, tears of joy sila sa sobrang saya nila. Naiyak na lang sila na nakita nila ang anak ko. Kasi nung lumalis ako ay wala pa akong anak. So nung lumalik na ako ay meron na akong anak na dala-dala. So ayan, naiyak sila sa sobrang saya nila. At ako rin, napaluha na rin ako. Kasi sabi ko nung umalis ako ay wala akong anak. Ngayon ay may anak na ako na at may kasama na akong bumalik. So ayan, kinakarga na nila ang aming mga dalamalita at pupunta kami sa SM Ikulan at papasok kami doon kasi may hinahanap kami na gusto namin bilihin bago kami umuwi ng Isulan. So ayan, ang anak ko ay natutuwa naman siya. Parang kilalang kilala niya yung mga aunties niya. So ayan, nagsalam na rin ang mga kapatid ko sa aking asawa. So ayan, sobrang natuwa yung anak ko. Akala mo kung kilalang kilala na niya yung mga kapatid ko. Kasi hindi yan umiiyak, kahit sino yung kukuha sa kanya ay parang kilalang kilala niya. Kasi gustong gusto niya yung tao. Parang lahat ng tao ay kilala na niya. Kasi doon sa Pakistan ay wala yan siyang nakikitang tao. Kami lang sa loob ng bahay ang nakikita niya. So ayan, sobrang saya niya.